Podcast Network Asia. BINI Podcast na mga walang jowa. 2, 3. Mabuhay! Hi, I'm BINI Colette. Hi, I'm BINI Maloy. And we are BINI. And welcome to our podcast. Podcast ng mga walang jowa. Hello. Hello. So, this is our first time. First time talaga namin tong gagawin. First time namin tong pag-uusapan. Yes. Excited ako talaga. Pero kinakabahan ako. Pero excited ako. Kasi, alam mo yung masaya kasi we're able to share na our thoughts, our opinion, perspective sa ganitong mga bagay na never nila talaga naririnig. Totoo. Ngayon, first time nilang maririnig to. Totoo. So, ako din super excited ako kasi actually nag-practice kami. Pero nag-practice kami kasi syempre, kung paano yung flow ng pag-uusapan namin. Pero, hindi namin pinractice tong episode namin. Ibang topic yung pinag-usapan namin. So, ngayon, sobrang organic ng mga thoughts namin kung anong mangyayari sa mga susunod na minuto. Minuto! Okay, syempre. Wait! Before natin i-introduce ang ating title ng episode, kung ano pag-uusapan natin, I have nagbabagang question for you. Okay, wait. Nagbabaga talaga. Okay, Colette. Miss Colette, kumusta ang love life mo? Wow! Grabe, literal na nagbabaga. Parang nagbabaga. Umaapoy ang upuan ko. Kailangan kong tumayo. Hala, bakit ganun yung question mo? Hala, ba't love life? Parang, kukonfess, charing. Okay lang, I love my life. Wow. I love my life. Okay lang. Masaya. hindi naman sa natang bagay pag love life o pag-uusapan, true. May... in a relationship ka, pero in general, I love my life. I love my life, guys. Ikaw? Ako? How's your life? It's complicated. Hindi. Ganun din, katulad ng sinabi mo, like, yung love naman is sobrang lawak na topic. Mm-hmm. So, masaya ako sa love life ko. Yeah. Because I love blooms, I love you, I love everyone. So, masaya ako sa aking love life. So, ano nga bang topic natin ngayon? Ikaw na. Kaya mo na yan. Okay. May notebook ako eh. So, I don't wanna miss a thing. What? I don't wanna miss a thing. So, yung topic po natin ngayon ay old school love versus Gen Z love. So, ano bang para sa'yo yung ano? Diba, parang ways of panliligaw ng mga old school, ng mga tao, diba? Kunwari yung mga parents natin, yung old school ways of panliligaw nila, parang ano ba? Sa ang pagkakaiba nila sa Gen Z. Dami! Oo. Diba? Kasi parang ang dami ng taon yung lumipas. So parang dami na nagbago and yung paniniwala din ng mga relationships noon, iba na sa ngayon. Mm-hmm. So, wala. Parang for me, ang sarap sigurong balikan kung paano yung nag-work yung mga relationship before. Diba? Tsaka yung mga naikwento ng mga magulang natin. Diba? So parang, ay, sana all. Kasi parang yung panliligaw dati, very traditional. Alam mo yun, parang, nafe-feel ko siya na parang naka-ano. Anong tawag dyan? Yung mga naka... Ay, nakabarot saya. Mga ganun. Ganun nasa isip ko. Pag very traditional. Grabe, parang mga ano naman yun. 1950s. Tiyang. Pero na... Basta, okay. Oh, cute kaya. Parang nagbabasa. Mahilig ako magbasa, diba? So may nababasa ako mga ganun. Very traditional talaga sila. Pagdating sa mga ganun bagay. Alam mo yung mga naghaharana. Ano ba? Ano pa ba mga ginagawa nila? May mga napanood ako, mga love letters. Yung wala pa kasing mga phone nun eh. So, parang more on letters lang. Ipapadala yung mga sulat. Tapos may nakita ako parang mga picnic date lang. Ganun, nasa tabi lang sila ng ilog. Maliligo sila ng ilog. Tapos parang nap date, tutulog lang sila, magkikita sila. So sobrang simple lang talaga. Tsaka literal na quality time talaga sila dati, yung mga old school love. Kasi... walang phones, literally walang phones.
ako, ikaw lang, alam mo yun, quality time lang talaga. Ikaw. Parang makikilala mo, makikilala nyo ang isa't isa pag magkasama kayo. Kasi literal, wala kayong ibang gawin kundi ang nakaganito, face to face. Ganyan lang. Mag-uusap ganyan, lang kayo. Mag-uusap lang kayo. Pag ano, very, ano, yung traditional din away is yung, well, ginagawa naman siya ng Gen Z, but not, like, hindi lahat. Yung pupunta sa family, magpapaalam. Uh-oh. Alam mo yun? Na pwede po bang ligawan si Maloy? Ay! Wow! Huwag ka nung gaganyan. Diba? May mga ganun eh. So, tapos sa mga sa old school love, parang meron pa yung pagsisibak ng kahoy. Oo! Oh, oh. Diba yung mag... Diba yung... Hindi naisip yan, pero ano yun yung sa poso? Yung mag-iigib ng tubig. Tapos ano pa ba? Magdadala ng kalabaw. Grabe naman yung kalabaw. Manok. Di ba? Ay, tatlo meron mga ganun. Meron mga ganun. Parang yun yung ano mo. Or is ang basket ng prutas. Alam mo yung... Parang way of ano talaga, showing your interest. Di ba? Siyempre, hindi lang sa... Sa family mo, dad. Sa family na din na nililigawan mo, di ba? Parang show interest ka din na. Seryoso po ako sa anak niyo. Seryoso po ako kay Maloy. Parang, yeah, nililigawan ko po si Maloy. And kayo din po. Ganyan. Parang ganyan. Actually, parang ang sarap maramdaman yung gano'n. Mm-hmm. As in, liligawan ka ng traditionally. Kasi parang sa tingin ko ngayon, parang chivalry is dead. Mm-hmm. Di ba? Yun. When we say chivalry, parang, ano na eh, pag nag-I love you ka, parang andali lang sabihin ng I love you. Yes. Kasi, well, ako for me, sobrang sacred talaga ng word na I love you na. Sasabihin ko sa'yo yung I love you kapag mahal talaga kita. Mm. Pero kung dahil nadala ka lang, dahil mahal ka ng isang tao, kaya mo sinabi na mahal mo rin siya, dahil sinabi niyang mahal ka niya, parang ang pangit naman nun, yes. Diba? Like for the sake lang na dahil mahal kita, kaya na dahil mahal mo ako, kaya mamahalin din kita. Mm. Hindi dahil mahal kita, dahil mahal talaga kita. Yes, diba? True. Mm. Tsaka, for me, sacred na din yung panliligaw. Kasi dati, it takes like years and, di ba, pag naliligaw, like years talaga na naliligaw talaga yung guy or kahit sino man, girls. Years talaga. Pero ngayon kasi, di ba, na ano talaga, nalipas na panahon. Di ba? Parang pag nag-usap lang kayo na, uy. Meet lang tayo somewhere and then upo sa corner, usap, pagtayo kayo na. Parang gano'n. Yung parang ano, nag-usap kayo ng matagal, well, gets you. So, hala, parang mahal ko na siya. Hoy! Walang gano'n. Diba? Hindi ka, ano, ako agad. Diyos ko, kasi parang ang bilis na talaga. Like feeling ko ang dami din kasing factors niyan eh, yung mga social media, ganun, like mga nababasa o napapanood sa mga kung saan saang platform. So parang nagkakaroon siya ng effect sa'yo na okay, ganito pala yung pagmamahal. Akala mo ganun yung pagmamahal, pero parang feeling ko depende talaga yan sa tao kung paano mo mamahalin yung isang tao, di ba? Tsaka, kung may nakita ka lang na video o like isang ano lang, paano ba? Parang post ng isang tao lang, tapos parang ma-relate mo agad sa sarili. Wala, parang ako to. Parang kami to ng ko. Aminado, parang ano ako dyan, ha? Wait lang. Guilty ako dyan. Di ba ganun yun? Parang pag nabasa, feeling mo para sa'yo. Parang pag nakikinig ka lang ng music, parang hala, ginawa tong song for me. Parang ganun. Pero nakakopya mo, hala, parang nangyari din sa akin to or gawain din namin to ng ang hirap sabihin ng jowa, pero sige. Di ba? Pero pag Gen Z, iba na talaga. Ano pong mga na-experience natin ngayon na makakompare mo siya sa... Ano? Tuksuhan? Di ba? Ang dami kayong napafall sa mga ano. Uy, well, ganyan. Ito na. Siyempre, di ba, magiging open na kami. Okay, ako, I have an ex. Meron akong ex. So, siyempre, dito ko, parang sa kanya ko naramdaman ang Gen Z love. Ay, grabe! Hindi. Shout out sa'yo. Okay, walang maghahanap ha. Baka hanapin niyo siya sa Facebook. Hindi, pero, ayun. Ano ba yung ginawa namin? Siguro, kasi kami noon, mahilig kami mag-ipon. Ganyan. So, kunwari, baon namin. Wait, saan muna kayo nagkakilala? Paano? Ano ba, reto ba yun? Reto ba yun? Or like, ano ba, friends of friends? Or okay. Na-open mo kasi may ex ka. Hindi, so, nasa yung spotlight for now. Wala kang kawala sa akin. Sige, tatanungin din kita. Pero, kaya nagkaroon ng thing sa amin dahil nanggaling po kami sa reto. Ayun, sabi ko na ba? Very Gen Z reto. Oo, nireto ng kaibigan, nagkakilala. So, yun, let's go! Let's jowa together! Ganon!
Well, huy, matagal din yun, ha? Diba? Parang na-mention ko din yun sa girls. Mm. Pero hindi ko sinasabi yung buong details. Pero nagtagal din yun, like, years. Uh-huh. Hindi ko nasasabihin kung ilang, kung ano, kung ilan exactly. Mm. Pero nagtagal kami ng years. And dami ko natutunan din sa kanya. Tapos, yun nga yung ginagawa namin. Nag-iipon kami, like, siguro mga 20 pesos sa baon namin. Mm. Tapos, after a week, magde-date kami. Mm. Like, kunwari, street food date. Uh-huh. Ganon. Or, kung saan pasok yung budget, Paris date. Ganyan. Mm. So, ayan yung mga ways of showing our love to each other. Mm. Noon, grabe naman sa love. Wait. Diba kasi Gen Z ngayon. So, Gen Z na pinag-uusapan natin. Na-try nyo ba na parang may school fair sa... Yung alam mo, yung parang Valentine's, ano ba? Parang may ano sa school nyo, tapos parang blind date or serenade ka, bibigyan ka flowers or alam chocolates. Alam yung amin? Wedding booth. Wedding booth yung amin, babe. Kasal na agad. Di ba yung mga ganun? Oo, kasi syempre, di ba, ang daming fair kasi sa school. Mm-hmm. So, ang daming mga, anong tawag doon? Yung mga... Blind date, mga... Hindi, yung tawag sa mga extracurricular, yung mga... club. Club. Yung mga club. So, every club ng school, meron silang mga pakulo, booth, mga booths, ganun. Uh-huh. So, wedding booth lagi ang puntahan namin. Ang galing! Oh, ikaw naman! Hindi, magkwento ka pa. Ano pa ba pwede po ikwento? Grabe naman! Pinapadalan ka ba niya ng mga flowers? Ah, ito naman, di ba? Random lang. Yun, parang i-relate ko din to sa topic natin, mm-hmm. old school. Nung old school kasi, di ba, parang mas more on physical talaga eh. Mas pinapakita talaga kasi walang cellphone. Mm-hmm. So, para mapakita mo yung pagmamahal mo, like, kailangan mong ipakita in actions, di ba? So, yung sa akin, hinatid sundo niya ako. Oo, di ba? So, sana all. Ay. Pero yun, hinahatid sundo niya ako sa school. And, ayun, support lang kami sa isa't isa. So, sobrang sayang memory and very cool na kami ngayon. Friends na kami. Oh. Shout out ulit sa'yo. Okay. Ikaw. Ako naman. Ikaw, how's your wala life kasi before akong, Bini? Wala kasi akong naging ex. I mean, never pa ako nagka-jowa kasi. Uh-uh. Siguro, ano lang, MMU. Hello! Shout out sa nanay ko. Tita Gina, if you're listening, don't listen. Ay, kasi sa family namin, very ano talaga, very traditional din kami na family. Actually, very conservative kami, ganyan. So, patago kami. High school patago yung something. Naku, ano? Madami makaka-relate dyan. Oo, patago kami. So, grade 9 ako noon. Ganun din. Parang grade 8 ko siyang crush. And then, tukso-tukso din. Alam mo yung mga dare na, uy, dare, 8 seconds, shake hands naman kayo. Yung mga ganun. Tapos sigawan. Ay, maklasit mo ganun. Tapos, minsan, hihingin daw ni Colette yung bracelet mo. Yung mga ganun. Tapos, ibibigay niya naman. So, may mga ganun. Yung mga small things. Tapos, ayun, tukso-tukso talaga. May na-fall talaga sa mga tukso, guys. At may na-develop talaga. Kaya wag nyo kaming tuksohin. Wow. Uy, hindi na ganun ngayon. So, ayun, alam mo, para sa akin, nakasal din ako na. Hala, sorry. Ay, joke. Nakasal din ako. Yung wedding booth? Oo, sobra. Sa gym kasi yun. Siyempre, pag gym, madaming tao. So, madaming nakakaalam. Hiyang-hiya talaga ako. Ako pa naman na tao na hindi talaga showy. Hindi so grabing hiya ko talaga. Tapos, may video. Hanggang ngayon may video. Ako, tawa ako na tao pag naaalala ko. Video reveal po, Miss Colette. Nasa gym. Kasi video, alam mo yung mga supportive na mga friends mo. Binibideo ka lahat ng galaw, di ba? So, ayun, natry ko yung mga... Pero hindi ako yung natisundo kasi nahihiya ako. Pero kilala lang... Hindi tago. Ay, kilala ng nanay ko. Sabi pero nga, alam niya na alam niya na meron. Pero alam mo yung pag high school. Ano ba? Ganyan. Pipiliin mo ba yung ganyan? Or magtitigil ka sa pag-aaral? Di ba mga ganyan yan? Tapos, pag yan talaga nakita ko sa school, pupuntahan ko. Ganyan mga ganun. So, ulo. Ano gagawin ka na? Oo. Pero, nice experience naman siya mga ganun. Very Gen Z talaga. No? Very Gen Z. Ay, meron pa ako naalala. Ano? Birthday ko yun. So, yung mga friends ko, alam nila na, ay, MUC Colette, at saka si ganito, ganyan. Sino? Tapos, baka mag-name drop. So, sinurprise nila ako sa gym. May pa-banner sila. Happy birthday ka! Kinikilig po si Colette. Taon-taon. Pag naaalala ko, nare-realize ko na, oo nga, no, very Gen Z talaga. Alam niyo, may paano, happy birthday, tapos may rose pa yun, tapos may picture niyang. As in, grabe.
na-realize ko, hala, ang ano ko naman, ang arte ko naman. Diba? Very ano, main character energy, diba? Sa gym pa talaga. Buti hindi ko ipinagalitan ng teacher niyo. Supportive naman. Hindi rin. Sikat ba kayo sa school niya? Alam mo yun na, uy, mag-jowa si Maloy at si ano, parang heart trap to, so ganyan-ganyan. Like, grabe, oo talaga, no? Hindi, feeling ko, kilala lang, kasi yung ex ko nun is cheerleader. Tapos ako, ano parang kumakanta-kanta ako. Ako yung taga-kanta ng Lupang Hinirang, ganyan, taga-kanta ng hymn ng Cavite, hymn ng school, hymn ng Dasmariñas. Mm-hmm. So parang ganun din. Oo. Medyo same time. Ako din, taga-kanta din ako. Kaya ang aga ko lagi sa school eh. Taga-kanta din ako. Tapos mayroon din akong dance group. So, baka ma-search nila na na-dance din. Pero yun, magka-ano kami sa isang group. So, yun. Mm-hmm. Pero friends na din kami. Like, pag magkikita kami, natatawa na lang kami, binabalikan namin yung mga ganun. Hindi ko maiisip na, no. Hello. Okay, na-reveal na po ang kwento ni Kulit. Alam, ngayon nyo lang ito narinig, guys. Oo nga. Well, ito, sige, balik tayo. May kwento ka ba? Or may kwento ba yung parents mo kung paano sila nagligawan noon? Kung paano yung love nila to each other noon? Wala. Ha? Hindi ko natanong yan. Oo nga, no. Paano nga sila nagligawan? O paano sila nag-meet, ganun? Paano nila? Hindi ko alam. Seryoso. Hello? Seryoso? Oo. Hindi ka ikaw muna, mag-isip nga ako, baka may ano. Ako, ano, ang alam ko, though hindi ko alam yung buong storya ng nanay at tatay ko, pero ang alam ko, nag-meet sila sa office. Ganyan, no? Tapos yung parang, ano din, kain-kain din sa labas. Very, parang masasabi natin, parang ginagawa din natin ngayon. Ngayon. Kasi yung tatay ko, di ba, musician. Mm-mm. So, nasa banda siya. Feeling ko doon sila nagkakilala. Mm-mm. Alam mo yung parang nasa movie na nagbabantay na tatay ko. Tapos, biglang isang customer yung nanay ko. Yung gano'n. Feeling ko doon sila nagkakilala. Well, parang nami-visualize ko. Biglang kumasok na, tumutugtog si tito. Biglang pumasok si tita. Tapos nag-slow-mo. Ano nangyayari na ba sa'yo yung slow-mo? Alam mo yung pag nag-slow-mo yung ano? Feeling mo na, wow. Oo. Sa guy na yun, kung ay sa ex mo, or kahit sino, sa crush mo, feeling mo nag-slow-mo lang. Oo. Yung mundo mo. Akala ko din hindi totoo yun, pero nung... hindi. Pero feeling ko na naranasan ko na siya. Well, feeling ko hindi sa ano, sa pusa namin, o sa aso namin. Kahit na naman. Oo. Yan. Ikaw? Hindi. Natanong ko lang kasi naisip ko yung slow-mo, pero hindi pa nangyari sa akin. Kasi very... Sige, sabihin na natin late bloomer. Late bloomer talaga ako. So, wala ako masyadong alam talaga sa mga ganitong bagay. So mga ganito, yung mga pinag-uusapan natin, first time ko talagang i-share. And first time ko, madami akong mga first, like madami talaga. So, feeling ko, ikaw ang spotlight ngayon. So, hello ano? Ako talaga. Grabe ka. Kasi, ano pa ba mga, like, may mga kwento ka pa ba na? About sa ex mo dati na... Ano pa ba yung mga ano? Mas sasabi mo, Gen Z talaga kayo. Gen Z. Or, alam mo yun? Ako wala kasi talaga eh. Kahit anong isipin ko, wala talaga. Open ba kayo? Sa family niyo? Oo. Kami nung ex ko is ano, very open kami sa both families namin. And ayoko kasi nagtatago talaga. Ayoko kasi nagtatago sa parents ko. So, ayun, nakakasama ko siya pag umuwi kami sa province namin. Mm. And ganun din ako sa kanya. Like, nakakasama ko siya sa sinasama niya ako sa province nila. May curfew ka? Oo naman, oo. Feeling ko pag mga 6 p.m, galit na yung nanay ko. Siyempre, di ba, ano, kahit na alam niya, kahit may tiwala siya sa guy, iba pa din kapag nasa puder niya na ako, pag nandun na ako sa bahay. Like, yung ano ba, hindi na siya worried, ganun. Ganyan din yung tatay ko, specifically yung tatay ko talaga. Kasi natatapos yung class namin ng 7 ha. 6 pa lang. Parang magsa-7 pa lang. Call, asan ka na? Palabas pa lang. Patapos pa lang ako. 7 p.m. 7 p.m. yung class namin. So, very, very strict talaga. Oo. Pero gano'n naman talaga eh. Pag, ano, alam mo yung, pag, lalo na pag babae, di ba? Oo. Very strict talaga. Nag-take notes kasi kami. Oo nga eh. Oo. Handa kami. Eto. Go. Ma-text ka ba? Text or phone calls? And then phone why? Calls. Why? Ako, mas prefer ko na phone calls kasi
pag text kasi, hindi mo alam yung tone ng message eh. So kapag call, baka, pag text, parang baka may chance na ma-misunderstood mo yung text kasi hindi mo naman alam kung paano niya sasabihin. Like kunwari, yung text is, ano ba yan? Pwedeng, ano ba yan? Or, ano ba yan? Diba? Ganun. Yes, so mas prefer ko na phone calls. Ikaw? Same. Kasi mabagal ako mag-reply talaga. Oo. Hindi talaga ako ma-type. So, kumari, may kausap parang ko yung family ko. Parang nakakaligtaan mo. Oo. Yung nasa isip ko na nag-reply ako, pero tinignan ko lang pala, hindi ko pala na-replyan. Ganun talaga ako. So, pag may mga friends ako na may mga chika, tapos magre-reply ako, ipo-voicemail ko na. Ay, oo. Ito lang, sasabihin ko gato, ganyan. Or ano talaga? Video call. Video call. Oo, video call. Oo, mas ano no? I mean, mas okay. Nakikita mo din yung expression ng tao, anong facials niya. Totoo. Yeah. Pero parang naisip ko, ang hirap nun, no? Nung before, nung old school love. Totoo. Kasi, paano sila mag-uusap, no? Kunwari, nasa Cavite ka. Kunwari, magka-jowa tayo. Tapos magka-jowa. Magjowa. Magjowa tayo. Tapos nasa Cavite ka. And then, nandito ako sa QC. So, magpapadala ako sulat sa'yo. Ganyan. Tapos, makita tayo ng ganito, ganyan, ganyan. So, kunwari, pinadala ko yan kagabi. Tapos, hindi mo nabasa. Tapos, nag-antay ako sa'yo sa plaza. Yung ganun. So, hindi mo ako susulputin. Yung kaya sobrang hirap talaga. No? Oo. Ang hirap. Pero, ang effort. Totoo, ang effort. Yun din naman. Yun din nga yung parang maganda sa old school love kasi effort talaga kung effort. Kung mahal mo talaga yung isang tao, like mag-e-effort ka talaga para ipakita yung love mo. Unlike kasi ngayon, sobrang ano na eh, dali na ng mga bagay. Like, I mean, when it comes to technology, like isang text lang, nandyan na. Di ba? Mabilis ng i-call, mabilis ng tawagan. Unlike nung noon pa, like noon pa lang, ang hirap talaga. Ganun. So, to show your love, you have to make an effort. Diba? Yeah. And then, speaking of effort, feeling ko kasi, kaya nagtatagal yung mga nagtatagal yung dating magjowa dati, like, old school talaga. Kasi, dun nila natitest eh, yung effort talaga. Mm-hmm. Alam mo yun? Kasi, mag-effort ka na lang, pero hindi ka pa magseseryoso. Para sa yung effort mo? So, yun talaga. Alam mo yung nagde-date to marry na lang sila dati. Uh-oh. Kasi ngayon kasi, feeling ko, sa mga stories din ng mga classmates, mga friends ko, classmates ko, yung mga maluloko ngayon, nag-e-effort na din. I just... Diba? Gets ba? Pati maluloko ngayon, nag-e-effort na din. So, hindi mo na ma-distinguish o inseryoso ba to or... Ano lang, for, ano lang, fun lang, ganyan lang, fling-fling lang. Hello. No? Actually, na-realize ko, napapatulala ako. No? Oo, nga, no? Mm-mm. Bakit kaya? Tsaka ngayon, hindi na, kasi gaya nga sabi ko, dati parang date to marry na sila. Mm-mm. Sa ngayon kasi parang date for experience, tsaka lesson, parang for trial fun. And error. Yeah. Okay, try natin kung mag-work tayo, kung hindi, hindi. Ay, hindi. Pero, no judgment naman sa mga ganun. Feeling ko ano yun eh, sa parang, kung ano na pag-usapan ng both ends. Kung, okay, tayo muna, okay. Kung mag-work tayo, edi go. Kung try, hindi. Try kung magat go. Oo, diba? Diba? Depende. Pero, ayun, siguro for experience, nangyayari naman kasi talaga siya. Pero, oo naman. May mga ganun naman talaga. Kapag hindi nag-work, huwag natin pilitin. Pero, hindi, pipilitin natin. Si Benta. Walang hindi mag-work dito. Joke lang. Pipilitin. Kasi parang, seryoso, totoo nga naman. So, parang, ikaw ba, papipiliin ka yung ganitong Gen Z something na gusto mong ma-experience or yung mga traditional na? Well, ako, happy ako kung may experience kung any kinds of love. Mm-hmm. Kung hindi mabibigay sa akin ng future love life ko ang gusto ko, okay lang sa akin. Pero, syempre, gusto ko din maranasan yung traditional, yung as inaharanahin ako, ganun, pagsisibakin ng kahoy. Kahit wala naman kaming ano. Pero, di ba, yung parang pagsisilbihan ka, pagsisilbihan yung family mo. And, ayun, parang ang sarap makita na as in pinupursue ka talaga ng guy. And kahit kayo na, dapat pinupursue mo pa din yung mahal mo, 'di ba? Kasi hindi porket naging kayo na okay na. Okay na. Okay na ako. Nakuha ko na yung oo niya, yung mga ganun, parang mawawala na yung pagiging totoo. Maano niya? Anong tawag niya? Pagiging hindi siya consistent. Oo, alam mo 'yun. Mm-hmm. Oo. Sana maranasan natin yung mga ganyan soon. Ikaw ba? Alin? Anong gusto mo parang maranasan? Yan?
kasi very yun na nga, very conservative. So feeling ko traditional din talaga. Pero siguro may halong the mixture. May halong Gen Z na kasi. A mixture, parang ano, Vinlander. May ano na, may combination na of Gen Z. Kasi syempre may technology na nga sa parang. Feeling ko ang saya kaya na ma-letters kasi ako. So ako din. Ma-letters ako. Ako din mahilig ako magsulat ng mga letters. Mm-mm. So you can kunwari, hindi lang galing sa Blooms. Uh-oh. Lahat ng letters nila na sa akin talaga. May isa akong drawer ako na din. Puro letters. So yun, ma-letters ako. So ang saya pag binabalikan mo. May nakikita nga ako mga nasa mga sa isang platform na parang na after ilang years nakita ulit nila yung mga letters na nasa baul. Tas alam mo yung lumang-luma na pero sobrang ano. Sobrang ganda parang talaga. Parang gusto mo din yun. Tapos parang time capsule. Tapos kunwari may mga kunwari may magbibigay sa akin ng flower, lahat ng petals doon, tinatanggal ko. Tinatanggal ko, tapos dinadry ko siya, tapos nilalagay ko siya sa notebook. Oh, so sobrang, cool. Sobrang maganon ako. Mm-mm. Ikaw, ano, kunwari, may mga love language naman tayo. Oo. Okay. Ano bang gusto mong ma-receive? Ma-receive? Lahat po. Anong top? Top ano mo? Anong top yung, love okay. language mo? Quality time. Mas na quality time ako. Kahit yung kunwari, magkasama yan kami. Yan yung gusto mo ma-receive? Oo. Mm. Quality time. Kahit na yung hindi kami nag-uusap, pero yung presence niya lang nararamdaman ko, that's enough for me. Like kunwari, nasa isang room kami, and then ako may ginagawa ako for myself. Siya may ginagawa siya for himself or herself. Diba? Okay na ako dun, masaya na ako dun. As long as nandyan siya, nararamdaman ko yung presence niya, masaya na ako. And I think that's love. Kasi ginagawa niya, may ginagawa siya para sa sarili niya. Hindi lang siya nakafocus. Ayoko kasi nung ano, nang umiikot lang sa akin yung mundo. Gusto ko... Pero may mga ganun na. Oo, mga ganun naman. Yung gusto ko kami, pero nagagawa niya pa rin yung mga bagay na gusto niyang gawin nung single pa siya. Ganun. Yeah. How about you? Ako naman, mas more on, ano ako, acts of service ako. Mm-mm. Parang, hindi, ano ko na, parang na-realize ko noon, sabi nga ng ate ko, parang lahat ka ng family namin, kasi hindi kami sobrang pinalaki ng sweet na, ayun, I love you. Very, ano tayo, opposite. Hindi kami pinalaki na, parang mag-open up yung mga ganyan. Ano, dahil yun sa, parang yun yung nakasanay, ganun yung parents mo, ganun talaga. Hindi din sweet sila, so, acts of, ipapakita na namin, through actions. Ganun kami. Through actions. Through actions. Oo. Okay. So, yeah, as in. Pero, ano, ang gusto ko, yun yung ibibigay ko. Ang gusto ko namang matanggap, words of affirmation. Ah, gusto kong matanggap? Oo. Ano kasi din, ako? Parang, words of affirmation. Oo, parang, ang sarap din naman na matanggap mo lahat. Diba? Like, hindi naman yung, as in your face, ganun. Pero masarap din na kaya niyang pagsilbihan ka, kaya niyang sabihin na ang ganda mo today, na parang paparamdam niya sa yung presensya niya. Para, yung lahat ba, ganun, bibigyan ka niya kahit yung lollipop lang. Naku, ano ko yan? Or yung mga, diba? Uy, nakita ko to and this reminds me of you. Yung mga ganun. Uy, ganyan. Pero, ayun, yes, yun yung mga... So, overall, feeling ko, alam mo yung na yun na nga, na-combine na yung traditional. And kasi may mga nagsa-serenade pa naman ngayon. And pwede namang through, ano, video chat. Yeah. O, kakantahan mo siya. Ganun. So, any naman of the two na, anong gusto mo? Or anong, saan mo gustong, like, ma-feel yung love in Gen Z way ba? Or in old school love ba? Totoo. And, masasabi ko din na, it doesn't matter na kung anong gusto mong pagmamahal, Gen Z man yan, o old school love, ang mahalaga nagmamahal. Diba? It's, nagmamahal. Because we all deserve to love and to be loved. Kahit gas-gas na yan. Yeah. Parang masarap na ulit-ulitin and in-remind kayong lahat na you deserve to love and to be loved. Yes. Diba? Yeah. Ang ganda na ending na yun. You deserve to... Ano ang sabi mo? You deserve to love and to be loved. Yes. Yeah. Before we end this, ano muna ang pulot, ang napulot mo sa akin? O anong napulot mo sa pag-uusap natin? Mm-hmm. Yun nga. Anything naman. As long as...
nag-e-effort ka as long as nakikita kong you're sincere and yung consistency is mm-hmm. there. So, feeling ko any of the two talaga, ma-old school man or ma-Gen Z. Mm-mm. Kasi hindi mo naman need ipilit na kailangan kong ganito ka. Oh, kailangan mong maging traditional. So, kailangan mo akong haranay, nasa bintana ako, tapos nandiyong ka sa baba, magiging, hindi naman ganun. Mm-mm. So, basta yeah. ma-feel ko lang na mahal mo ako. Mm-mm. Yeah. Ako naman, ang napulot ko is parang ayun din, yung parang sinabi mo na kahit hindi ka showy, ganun, like, parang may different ways tayo na how to express. Oo, may different ways tayo on how to express our love. Mm-hmm. Ayan. Yeah, yeah, that's it. That wraps up our episode for today. Yeah. Yan. Sana may napulot po kayo from us. Yan. Pwede nyong i-comment kung anong prefer nyo. Mm. Old school love mm-hmm. o Gen Z love. Nako, i-comment nyo yan kung saan-saan man na. Yes. Kung saan-saan. And, yes, yeah. Mapapakinggan nyo yung mga episodes na to sa aming podcast ng mga walang jowa. So, just click our profile and then makikita nyo doon. And we release kami every Thursday. Yes, and don't forget to follow us on our social media accounts on FB, Instagram, Twitter, Kumu. Yeah, on TikTok, BINI_PH and at YouTube, BINI Official. Kung gusto nyo pong balikan ang mga sinabi ni Maloy sa podcast na ito, pwede nyo pong panoorin ito sa YouTube. I'm Vinnie Colette. I'm Vinnie Maloy. And we are Vinnie. Bye. Bye-bye. B-I-N-I-B-I-N-I. Vinnie. Podcast na mawalang jowa. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.